Hey, good afternoon, IDC. Ayan, shout out po sa ating mga kapatid na galing ibang lupalop ng daigdig. Tsuka pala. Ayan, sa palapakan naman natin ng Lord sa safe travel po. Sige, tingin kayo sa likod para di sila mahiya. Tingnan nyo. Active back at all, sorry. Hey, welcome tol, welcome miss. And sa ating lahat, welcome po sa inyo. Sa mga first timers po natin, we just want to tell you that it's not an accident. Nandito po kayo, mahal kayo ng Panginoon. And I hope hanggang matapos tong araw na to, hindi po kayo lang ang uuwi. Meron kayong mga bagong kaibigan na makikita, makakasama. And ngayon, bago ako magsimula sa atin pong message, no, meron akong special announcement na ikaw yung muatang excited yan. Hindi sila excited dito, come on. Ayan, can you show it please? Meron ba tayong ipapakita ng picture? Ayan! So, Kuya Zap, ang dami nagtatanong. For quite some time, meron tayong nakikitang page na HW2022, tama? Ayan. Merong palagi nagpo-post ng mga makalangit, langit-langit. Merong mga ulap-ulap. Merong mga worship-worship. Kuya Zap, youth camp po ba yan? Kuya Zap, ano? Kuya Zap, ano ba yung event na yan? Bakit nyo kami pinapasabik? Ayan, sa mga foreigners po natin, madami ding mga questions na nag-arise. Ano nga ba itong kumakalat na hindi to sakit? Ano nga ba itong kumakalat na advertisement na to? So, ang ating pong Heavenward, ito po ang ating series ender ng ating Real Talk Thursday for this, sa buong taon po na to, you know, man. Naging tapat po ang Panginoon. And this Heavenward, lahat po tayo, sabay-sabay tayong manonood on this coming Thursday, last Real Talk Thursday po natin for this year, December 15 po to, 6 p.m. So I do believe karamihan wala nang pasok. And kung meron man kayong pasok, hanggang alas 5 lang kayo, huwag kayong magdadahilan. So sama-sama po tayo, panoorin po natin ang ating last Real Talk Thursday ngayong taon na to, sa December 15, 6 p.m. on our Facebook page, YouTube channel po natin. Naka-live po tayo dyan. Kung gusto niyo sumama, manood kayo. Okay, Kuya Zap, ano ba yung Heavenward na yan? Doon po natin matutunghayan kung ano nga ba yung Heavenward na yan. So, Kuya Zap, ang ibig po sabihin, last na lang yung RTT. Kuya Zap, wala na ba tayong RTT niyan? Gusto niyo pa bang magkaroon ng RTT? Ayaw nila! Ayaw nila! Gusto niyo po bang magkaroon tayo ng RTT pa? Sabi nung iba, oh, Kuya Zap, ng RTT? Oy, manood kayo ng RTT, ha? Pagtatabakin ko kayo. Alright, so ang RTT, ito po yung ginagawa po natin every other Thursday of the month, ng week pala, rather. Yan po yung online pong fellowship ng mga kabataan. And I hope manood po kayo. So, ito, sasabihin ko na rin ngayon, no? Be excited for the season 3 ng atin pong Real Talk Thursday. Ayan. Maging excited po kayo because this is something new. Okay? Magiging iba po yung setup natin ng season 3. Bakit? Kasi wala ng season 3. Gusto niyo yan? Gusto niyo yan? Gusto niyo yan? Ala naman pa kailan rin eh! Okay? So, abangan po ninyo yung season 3. Pero this Thursday po, ngayong Thursday na po to, no? This Thursday na po to, sama-sama po tayo, panoorin po natin. You want your friends to be saved? You want your friends and kayo mismo, gusto nyo bang mabago yung mga mindset po ninyo regarding kung ano nga ba yung dahilan kung bakit pa tayo nandito ngayon? Let's watch this RTT, this Heavenward. Okay, ano nga ba yung Heavenward na yan? Sa Thursday po, malalaman po natin yan. Okay po, clear po ba tayo doon? Ay, Nino Reporunner na rin, tila masaya. Okay. So, sa mga foreigners, please encourage your CUs para po mapanood ito pong Real Talk Thursday po natin na to. Copy po ba, foreigners? Ayan, thank you. Siyempre, hindi naman kayo foreigners lahat. And soon, magiging foreigners po tayo. So, ngayon, pakisabi sa katabi mo, Merry Christmas. Pakisabi sa katabi mo, size ng paa mo. Siriryoso ng iba. Okay, so, magpapasko na. Magpapasko na ulit, YDC. But you know what? Paulit-ulit nyo pong maririnig to simula last week. Okay, this week,
sa atin pong simbang gabi, mag-attend din kayo, that it's not about the material things. Okay, hindi about sa pera ang usapin sa Pasko. The real reason of this season is who? Sino yung totoong reason ng Christmas? Sino? Tapos nagtatampo kayo pag di kayo binili ng bagong damit. Okay, the real reason of this season is Jesus Christ alone. Amen. Okay, ang atin pong Panginoon lamang. So regardless kung meron mga bagong damit or wala, kapag meron kang Jesus, meron ka ng lahat ng kailangan mo. Amen po. So it doesn't matter. Kung bibigyan ka man ng ninong mo o hindi, ikaw yung magbigay sa kanya. Alright? So ngayon po, sa second installment po tayo ng ating series, That Know Jesus of Christmas. Yung last week, ano kasi naituro sa atin? Eh, may papapagit. Ano kasi naituro sa atin last week? Know Jesus as your wonderful counselor. So if we ever need something, kung meron kayong kailangan na gawin, decision making, kanino tayo tatakbo? Kay Jesus, because He is our wonderful counselor. He is our helper. He is our comforter. Okay, at ngayon po ang isi-share ko po sa inyo is know Jesus as your mighty God. Pakisabi naman, mighty God. Okay, know Jesus as your mighty God. Ano nga bang ibig sabihin ng mighty? Tingnan muna natin, hindi ito yung sigarilyo. Okay? Iba yung mighty na sigarilyo. Ang ibig sabihin po ng mighty is possessing great and impressive power, strength, especially on account of size. So, malaki-laki din to daw, sabi ng mighty. Sige po, yung next. Fearsome, kasing kahulugan po niya, no? Fearsome, ferocious, big, tough, robust, manful, potent, sturdy, muscular, ayan, Herculean, Hercules, vigorous, dominant, influential, strong, and powerful. Ito daw po. Pero para mas magets po natin, tignan natin sa Tagalog. Ayan. At yung Tagalog, ayan. Napakalakas. Yan daw po yung mighty. Napakalakas. Malakas na malakas. Okay? Napakalaki. Napakarami. Napakakapal. Pag titignan yung katabi mo, nagigigil ako. Napakakapal at makapangyarihan. Ito daw po yung ibig sabihin ng mighty. Ito daw po yung ibig sabihin, makapangyarihan, malakas, napakakapal, napakarami, napakalaki. So, kailangan nating malaman that Jesus is mighty God. Okay, Jesus as your mighty God. Siya daw ang napakalakas, napakatindi, napakalaki nating Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah, yung sa Greek niya pala, sorry, okay, ang Hebrew word ng mighty is gibor, ayan. Mighty one, mighty warrior, mighty hero, special guard, ay kaswelo tamo. Powerful, champion, chief, giant, valiant, and strong. Yan po yung literal meaning ng Bible, ng Hebrew word po ng mighty. And saan po natin makikita yung, Kuya Zab, baka nanguhula ka lang, wala naman sa Bible yan eh. Ito po, paulit-ulit po natin makikita itong verse na ito sa Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So sino po yung pinatutungkol lang dito? It's Jesus. Okay, He is Jesus. Ito pong sinasabi na binigay po sa atin ng Panginoon. Wonderful Counselor yung last week. Ngayon, yung Mighty God, this is Jesus as well. So dito pa lang po, nababasag na yung kaisipan na si Jesus, tao lang siya. Okay, kailangan po pare-pareho tayo ng tinatayuan na si Jesus, hindi siya tao lang. Oh, He is 100% man, but He is 100% God as well. Bakit? Saan po natin nakita yan? Ayan, no? He is the wonderful counselor, the mighty God that we have right now, okay? The everlasting Father and the Prince of Peace. And ang sabi din sa Psalms 89:8, Who is like you, Lord God? Lord God Almighty, you, Lord, are mighty and your faithfulness surrounds you. Sa ibang salin po sa NLT, makikita nyo yan, He is the God of the angel armies. Ayan. Ayan. Oh, Lord God of heaven's armies. Okay, He is the God of heaven's armies. Yan po ang Panginoon po natin. Where is there anyone as mighty as you, O Lord? You are entirely faithful. So, this is who our God is. Nakukuha niyo po ba? Ganito po katindi ang atin pong Panginoon. He is the heaven's army, the God of heaven's army. And then, as sabi niya sa bandang huli, Lord, you are entirely faithful. Sino dito yung nakaranas na ng katapatan ng Panginoon? Sino dito yung nakaranas na ng katapatan ng Panginoon?
Sino dito yung alam niya na patuloy niyang mararanasan ang katapatan ng Panginoon? Alam niyo, God's faithfulness doesn't depend on you. His faithfulness depends on Him alone. Okay? Kaya siya tapat sa'yo kasi tapat siya sa'yo. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil mabait ka, hindi dahil ganito kang anak, tapat ang Panginoon kasi tapat siya sa buhay mo. Amen? Kasi ganun talaga siya. Yun yung karakteristik ng Panginoon at mananatili siyang tapat sa mga buhay po natin. Ang sabi din po ng Psalms 24:8, "Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle." So pinapakita lang po dyan, actually maraming verses po yan. If you are to read Psalms, magsasawa kayo sa karaming verses na pinapatungkulan po that how mighty our God is, how mighty ang Panginoon po na sinasamba po natin. So ngayon po, okay, nandito po tayo sa pagkakataon na kailangan malaman po natin paano ba natin or ano nga ba yung ibig sabihin na kapag si Jesus, mighty God natin siya. Ano nga bang meron po doon? Or paano po natin mag-grasp fully that He is our mighty God? Okay? Una po, to know Jesus as your mighty God, you need to first acknowledge Him as your Lord and Savior. Kuya Zap, palagi naman po namin naririnig yan eh. Okay, we receive Jesus as our Lord and Savior. Tinanggap naman na po namin siya eh. So ano po ba yung dapat gawin? And most of the time, kaya lang natin tinatanggap si Jesus, tinatanggap natin siya as our Savior. And that's true. Siya yung tagapagligtas po ng buhay po natin. Mamaya, yan po yung titignan po natin. But I want to share with you that He is not just your Savior. Hindi lang po siya tagapagligtas. Siya din po yung Panginoon. Okay? You know what the Lord, yung Lord means? Siya po yung Panginoon po ng buhay. At kapag sinabing, He is your Lord, kapag sinabi po natin, in-acknowledge po natin that He is our Lord, kailangan nagpapasakop tayo sa Kanya. YDC, are you there? Hindi pwedeng sinasabi po natin that Lord, you are my Lord and my Savior. Jesus, you are my Lord and my Savior. Pero ginagawa mo pa rin yung gusto mo. Hindi siya pwedeng ganun. Bakit? Ang ibig sabihin, you are the Lord of your life. Ikaw yung Panginoon ng buhay mo. Yung sarili mo, yung Panginoon ng buhay mo. You have to submit sa atin pong Panginoon. Kaya siya Lord and Savior eh. Okay, hindi lang siya Savior. Kaya siya merong Lord sa una, kailangan magpasakop po tayo sa Panginoon. Kaya nga yung mga bagay na gusto natin, yung mga bagay na nakakapag-please sa sarili po natin, we need to remove them. Kailangan po natin silang tanggalin sa buhay po natin. Ano po yung kailangan po natin gawin? Him as our Lord. Kailangan magpasubmit po tayo. Kuya Zap, paano ako papasubmit sa Lord? Eh hindi ko naman alam eh, magbasa ka ng Bible. Why this are you there? Magbasa po tayo ng Bible. Paano ka makakapag-submit sa Lord? By submitting to your parents. Ano po sabi ng Bible? Honor your parents. Not because they are right, but because it is right. And this is the first commandment with a promise. Okay? Saan ka pang papasubmit? Sa mga teachers po ninyo. Sa mga guru po ninyo. Instead na lang dadaya kayo. Okay? Magpasubmit kayo kung meron silang pinapagawa. Instead na magreklamo kayo, gawin ninyo. Okay? In that way, nagpapasubmit din po kayo sa Panginoon. Sa mga batas na lang, magpasubmit po tayo sa kanila. And that way, nagpapasubmit po tayo sa Panginoon. So nakikita po natin, He is not just our Savior. Hindi lang po siya Panginoon. Hindi lang po siya tagapagligtas. Panginoon po siya ng buhay po natin. Nakukuha po ba ninyo? Nandyan po ba kayo? Sinong gutom? Sinong inhantok? Okay? Siya po yung Panginoon po natin. Kapag sinabing Panginoon, dapat kahit anong mangyari, ready ka magpasubmit sa Panginoon. Ready kang sumunod sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, hoy, sumunod ka na sa Lord. Sabihin mo sa kabila, ikaw din sumunod ka. Okay, now, tingnan natin dun sa Savior din. Okay, Savior part naman. Siya po yung tagapagligtas ng mga buhay po natin, ng mga kaluluwa po natin. Ang sabi po ng Isaiah 43:10-11, reading from NLT, "But you are my witnesses, O Israel, says the Lord. You are my servant. You have been chosen to know me. Believe in me and understand that I alone am God. There is no other God. There never has been and there never will be." Next verse po. I am the Lord and there is no other Savior. Ang sinasabi po dyan, kailangan ninyong maintindihan. Kailangan ninyong malaman at kailangan ninyong yakapin yung katotohanan na wala nang ibang Diyos na pwedeng makapagligtas sa inyo kundi ang ating Panginoon lang. Yan po yung sinasabi po ng verse na yan. Sige, tingnan po natin doon sa verse 10. I alone am God. Sino po yung nagsasalita dyan? Ang Panginoon.
Okay, siya lamang ang Panginoon. Wala nang iba. Ang sabi niya dyan, I alone am God. Yung naka-highlight po, tingnan ninyo. There is no other God. There never has been. And there will never be another God. Bakit? Siya lang po ang atin pong Panginoon. And then yung verse 11, yes, I am the Lord. And there is no other Savior. Wala na pong pwedeng makapagligtas sa atin. Lalo na sa mga kaluluwa po natin. Hindi totoo that Jesus is one of the way. Marami kayong makikita ngayon. That's why we are continuously telling you need to be careful sa mga pinapanood po ninyo. Na mga, hindi Kuya Zap, Christian naman sila eh. Kuya Zap, Bible naman yung tinuturo nila eh. Hindi lahat. Marami pong preachers nowadays that they seems, parang tama sila. Okay? Na kapag nag-preach sila, ang dynamic nila, come on! Okay? Kapag nag-preach sila, binibigay nila lahat. But ang tanong is it biblical? Nasa Bible po ba? Meron kayong mga maririnig na mga kilala sa Hollywood that Jesus daw is one of the way para makarating tayo sa langit. Sino daw yung ibang daan? There's Buddha, okay? Meron yung mga si Allah, kasama daw dyan. But Jesus is one of the way. Hindi po totoo yun. Okay, hindi po totoo yun. Ang Panginoong Jesus lamang, He is the only Savior. Ang God lamang po na sinasamba po natin. Siya lamang po yung buhay. At hindi po natin nilalang ang Diyos po natin. Hindi po tayo yung gumawa sa Diyos po natin. Okay, these people are telling us na yung mga Diyos po na ginawa nila. Like, for example, dito meron ding ginagawang Diyos si Jose Rizal eh. Okay, meron mga ginagawang Diyos yung mga rebulto. Real talkan tayo dito. Merong ginagawang Diyos yung mga heads po nila. Pero tayo dito, hindi natin sinasamba yung mga pastor. Hindi po natin sinasamba yung kahit na sino. Ang sinasamba po natin, ang buhay na Diyos lamang. Amen? At ang sabi po ng Isaiah 43:10-11, siya lamang ang totoong Panginoon. Wala nang iba. Real talk, tapos na. Nakukuha po ba natin? He is our only Savior. Siya lamang ang tagapagligtas po ng mga buhay po natin. Ang sabi din po ng Hosea 13:4, But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me. Bakit? Kasi meron po tayong problema at magkakaproblema po tayo kapag yung mindset po natin, iisa lamang si Jesus sa mga daan. Kasi marami namang paraan. Kuya Zap, para naman maligtas ako sa heaven, kailangan ko lang gumawa ng mabuti. Now, nagkakaroon ka na ng maling perception sa buhay. Hindi mo naiintindihan yung Bible. Hindi mo kilala kung sino yung sinasamba mo. Okay, paulit-ulit pong sinasabi ng Panginoon sa atin na siya lamang ang daan, siya lamang ang tagapagligtas po natin. Okay, at maraming pagkakataon, alam ko, naranasan po nating lahat na niligtas po tayo ng Panginoon. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. No? Ang sabi po ng Matthew 1:21, And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Sino daw po yung magliligtas sa mga kasalanan ng tao? Sino daw po yung magliligtas sa mga kasalanan ng tao? It's Jesus alone. At kapag sinabi pong, for he will save his people from their sins, ang sinasabi po dyan, he will save us from hell. Ililigtas po tayo ng Panginoon sa dagatang apoy, sa impyerno. Meron akong sa mga pamangkin ko, no, though wala siya dito ngayon. No, tsaka yung kapatid po niya. Ayaw nilang banggitin yung hell. Yung, sinasabi po nila yung heaven, yung Jesus, etc., etc. Pero nung sinasabi ko yung hell, ito yung sabi nila sa akin, Tituwa, wag mo sasabihin yan. Sabi ko, ano? Wag mo sasabihin yung H-E-L-L. Ba't di mo sabihin hell? Because they have this wrong mindset na baka mapahamak sila kapag sinabi nila yung hell. Then tinuruan ko po sila na no, hell is real, pero hindi ka dapat matakot dyan kapag meron kang Jesus. Okay? And ito po yung ginawa ni Jesus po sa atin. Hindi ka naman talaga dapat matakot sa impyerno eh. Kung meron kang Jesus sa buhay. Amen po. Bakit? Kasi hindi ka naman mapupunta dun eh. Kung meron kang Jesus sa buhay. Kung tinanggap mo si Jesus, hey, Kuya Zap, nananakot ka na naman. Impyerno na naman yan. Hindi, totoo po yan. And she will have a son and you are to name him Jesus. Si Jesus daw po, for he will save his people from their sins. Bakit? Ano po ba yung meron sa kasalanan? Kapag nagpatuloy ka sa kasalanan, kamatayan. Eh, Kuya Zap, mamamatay naman tayong lahat eh. Kamatayang espiritual. Ang sinasabi po dyan, impyerno. Yung sinasabi po niyan kapag nagpatuloy po tayo sa kasalanan. So we need, okay, to be careful sa mga ginagawa din po natin. Baka akala niyo, hindi, okay lang naman mandaya eh. Magsisorry na lang ako sa Lord. Okay lang naman pong gawin ko itong vision na to, Kuya Zap eh. Kapag alam ko lang malapit na dumating si Lord,
Magsasorry na lang ako sa kanya. Hindi po siya ganun. Okay, we don't know the time. Hindi po natin alam. Baka meron kang habitual sin na ginagawa. Biglang dumating ang Panginoon. Paano ka? Impyerno yung dating mo, kapatid. So ang sinasabi ko lang po dito, Jesus is our only Savior. Siya lamang po ang Panginoon po na mga buhay po natin. Sabi ng Acts 4:12, reading from TPT, there is no one else who has the power to save us. Wala daw kanino mang merong kapangyarihan para iligtas po tayo. For there is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation, the name of Jesus. So ito po, binibreak po natin yung mindset na maliligtas ka, na makakapunta ka ng kalangitan kapag mabait ka. Na maliligtas ka, na makakapunta ka ng kalangitan kapag mapagbigay ka, kapag tumutulong ka, hindi po siya ganun. These things are the fruit of our salvation. At ano pong ibig ko sabihin dito? The moment that we have received Jesus, meron po tayong salvation at magiging bunga itong mga bagay na matulungin ka, naging mabait ka sa mga kapwa mo, naging mapagbigay ka, yan po yung mga bunga lamang. But itong mga bagay na to, without the Lord, hindi ka po niyan madadala sa langit. YDC, nakukuha po ba natin? Andyan pa po ba tayo, YDC? Kahit anong gawin mo, kahit gaano kabait, kayaman, kapagbigay ang isang tao, kahit gaano ka pakapangopya, magpapakopya ka, alam mo yun, hindi ko isab, generous ako, ito yung answer sheet. Okay? Kahit gaano ka pakabait, kapatid, gusto ko lang sabihin na hindi ka makakapunta ng kalangitan without Jesus Christ in your life. Kaya kailangan po natin i-acknowledge that He is our Lord and Savior. Na siya lamang po ang tagapagligtas po natin. Nakakasunod po ba? Nakakasunod po ba? Okay, so pangalawa. Bilis, no? Pangalawa na tayo. To know Jesus as your mighty God, you need to acknowledge Him as the champion of your life. Pakisabi, champion of your life. He is the champion of my life. Sige, sabihin po natin, He is the champion of my life. Ano ba yung ibig sabihin ng champion siya ng buhay ko, Kuya Zap? Tignan po natin yung mga verses para masagot yung ganyang tanong. Yung sa Isaiah 42:13. Ang sabi po dito, the Lord will march out like a champion, like a warrior. Okay, He will stir up His zeal with a shout, He will raise the battle cry, and He will triumph over His enemy. Alam niyo yung mga champions? For example, sa mga sports, iba yung datingan ng mga kampiyon eh, yung mga defending champion. Iba yung dating niyan kapag, for example, pinapakilala. For example, basketball. Defending champion, the disciples. Ayan. Okay? Defending champion. Tingnan ko sa... Sinang butana? Ala pa? At yun ni Vincent, pasapta mo. Okay? So, meron po kasing mga... Para lang po alam ninyo, no? Meron pong mga laro-laro lang naman. Parang invitational lang na hindi naman siya liga. Na mga inter-churches. So, meron po tayong iba't ibang brothers natin na nakakalaban ng basketball. Meron po mga matatanda, meron mga youth, and yan, tol. Matindi, kilala mo yan, tol. Okay, so, yung champion, kapag pinakilala mo yung champion, iba yung datingan yan. Iba yung dating niya, iba yung pride na meron niya. No? Here comes the defending champion, Emil Lawinko. Alam mo, kanya. Kapag yan, pumasok yan, yung team na yan, yung mga champion na yan, pag pumasok yan, hindi yun nakaganyan yan. Kapag pumasok yan. Kapag pumasok yan, iba yung dating yan. Bakit? Kasi champion yan eh. Kasi hindi talunan yan eh. Kasi meron lang napatunayan yan eh. And Jesus is our champion. Siya po yung champion ng buhay po natin. And tignan po natin yung ibang verses, no? Tignan natin yung sa 1 John 3:8. Ang sabi po dito, the one who does what is sinful is of the devil. Because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ito yung champion po natin. Tignan po natin, ha. Ganito siya naging champion. Hindi lang siya basta, nanalo ako, champion ako eh. Ito po yung ginawa ni Jesus. Kaya we need to acknowledge Him as our champion ng buhay po natin. The one who does what is sinful is of the devil. Ito muna. Dito muna tayo. Tingin po lahat dito. The one who does what is sinful is of the devil. Lahat daw, kung sino man daw, yung gumagawa ng kasalanan. And I do believe, yung pinapatungkulan po dito is the habitual sin. Ito po yung kasalanan na paulit-ulit pong ginagawa. Ito po yung kasalanan na magsusorry ka sa Lord, then mamaya gagawin mo na naman. Ang sabi po dyan is of the devil.
Yun daw mga patuloy na paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan ay sa demonyo. Uy, Kuya Zab, sakin mo naman magsalita, no? Ayan, no? Nasa Bible po yan. Ngayon, YDC, let's deal these things today. Hindi ko napapataasin yung mga kamay ninyo. Pero kung meron pa sa inyo mga nagyuyosi ng patago, merong umiinom ng patago, merong nanonood ng porn ng patago, syempre, di nyo mabubulgar yan, nakakahiya yan eh. Merong nagmamasturbate ng patago, ito yung mga bagay kasi na paulit-ulit na ginagawa po natin na wala naman kasi nakakaalam eh. Na sikreto lang naman kasi. Okay? Nakatago naman eh. Kapag nagsisinungaling ka ng paulit-ulit, kapag hindi ka nagbibigay ng sukli ng paulit-ulit, pagnanakaw yan. Pagnanakaw po yan. Real talk. Okay? Kapag nangungupit ka, okay? Kapag merong, for example, nakita mo nakasabit yung pantalon ng tatay mo, ng nanay mo sa kwarto, tapos biglang mawawalan. Ang sinasabi ko po dito, paulit-ulit ha. Hindi po yung minsan mo lang nagawa. Ang sabi po dito, the one who does what is sinful is of the devil. Now, assess yourselves. Ano nga ba yung bagay na paulit-ulit mong ginagawa na alam mong kasalanan? Sa mga boys, huwag niyong sabihin na walang nakakakita sa inyo kapag nanonood kayo ng pornography. Huwag ninyong sasabihin walang nakakakita sa inyo, nakikita kayo ng Panginoon. Sa mga girls, hindi kayo exempted po dyan. Okay? Kadalasan kasi merong stereotype na yung mga lalaki lang yung mga na merong lustful temptation, even sa mga babae meron. Okay? So guys, YDC, if there's this thing, sa mga nabanggit, or meron pa kayong mga ginagawang bagay na alam ninyong kasalanan pero ginagawa ninyong paulit-ulit, this is the moment na tigilan po ninyo yun. Kuya Zap, ang hirap. Ang daming beses ko nang sinubukang tigilan pero hindi ko magawa. Huwag niyong gawing mag-isa. Patulong kayo sa Panginoon. Just surrender your life to God. Fully surrendered sa Panginoon. Then makikita mo yung pagbabago ng buhay mo. Hindi kami nakatayo ngayon na perfect kami. Kami na mga ate ninyo, kami na mga kuya ninyo. Hindi kami tumatayo na wala kaming ginawang kasalanan. In fact, alam niyo yung buhay ko. Kung papaano ako namuhay sa kasalanan. Committing premarital sex, being addicted to masturbation, being addicted to pornography, being addicted to alcohol. Alam ninyong lahat yan. Pero paano po natanggal yung bagay na yan? The moment that I've surrendered my life to the Lord. Yun po kasi yung tunay na makakapagpa-set free po sa atin. Now, if you are in that position today, na nahihirapan ka na hindi mo alam kung paano tigilan yan, lumapit ka sa Panginoon. Lord, hindi ko na po kaya. Lord, tulungan niyo po ako sa bagay po na to. And He is faithful. Tutulungan ka ng Panginoon. Okay, YDC, nakukuha po ba natin? Andiyan pa po ba kayo? Hey, Kuya Zap, penira mo kuha. Anak niya, no? Hindi po. Ito po yung salita po ng Panginoon. Okay, because the devil has been sinning from the beginning. And lahat, alam naman po natin that the moment we have received Jesus, kabilang na po tayo sa pamilya ng Panginoon. Hindi tayo sa demonyo. Huwag tayong bumalik sa pamilya ng demonyo. Okay po. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Okay? The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ano yung devil's work na yan? Kasalanan. Okay? Ano yung devil's work na yan? Yung mga kasalanan po sa buhay po natin. Hebrews 2:14-15. Ay, sorry. I'm reading from NLT. Because God's children are human beings. Okay? Tao tayo. Tao ba kayo? God's children are human beings, ang sabi po dyan, made of flesh and blood. The Son also became flesh and blood, for only as human being could He die. And only by dying could He break the power of the devil, who had the power of death. Okay, tignan po muna natin to, no? So tayo daw, we are made of flesh. We are made of flesh and blood. And para lang po maalaman po ninyo, hindi po si God ang namatay. Kuya Zap, sabi mo si Jesus God siya. Okay, tignan po natin to. Hindi po pwedeng mamatay ang Panginoon. Bakit? He is spirit. Okay, hindi rin pwedeng mamatay ang banal na spirito. Okay, ang pwede pong mamatay, yung nagkatawang tao, which is Jesus Christ.
So, kailangan po clear po tayo dito. Hindi po, wag po tayong manalangin or wag po natin sabihin na namatay ang Panginoong Diyos. Hindi po namatay ang Panginoong Diyos. Ang namatay po, ang nagbigay po ng buhay sa atin is ang Panginoong Hesukristo. Okay, it's Jesus Christ, the Son. Kailangan po, pare-pareho lang po tayo dito, okay? So, bakit kailangan niya munang maging tao? Kasi hindi niya tayo maliligtas kung hindi siya nagkatawang tao. Okay, at ngayon, kagaya po ng nasabi natin last week, hindi niya tayo makakomfort kung hindi niya naranasan yung mga naranasan po natin. Kaya he is our great comforter as well eh. Bakit? Hindi natin pwedeng sabihin na wala nakakaintindi sa atin. Pwede na kami hindi namin maintindihan. Pwede yung mga ate, mga kuya ninyo, hindi maintindihan kung ano man yung pinagdadaanan ninyo. Pero ang Panginoong Jesus, naiintindihan niya kayo. Bakit? He experienced yung mga temptation sa buhay po ng tao. Naranasan po niya yan. Okay, kaya meron nakakaintindi po sa inyo. So, for the Son of Man, for the Son also became flesh and blood, for only as human being, He could die. Okay, kaya lang siya, para mamatay po siya, kaya siya nagkatawang tao. And only by dying could He break the power of the devil. Okay, dahil po sa binigay na buhay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun po yung dahilan. Kaya po nabasag, natanggal yung gawa ng kaaway po, yung pong kapangyarihan ni Satanas sa mga buhay po natin, who had the power of death. Now, tignan din po natin dito sa next verse po natin. And this is our YDC verse challenge. Sige po, picturean nyo na, chat nyo na. Save nyo na sa mga first timer po, ano po yung YDC verse challenge po. Susulpin eh. Ito po yung pinupost natin sa ating pong mga social media accounts. My Day Stories po natin, Reels. Kung meron kayong Twitter, Twitter nyo. Kung meron kayong Friendster, repost ninyo dyan. Okay, para po ma-share po natin yung gospel in way possible na kaya po natin. So, sabi po dito, this is our YDC verse challenge. Colossians 2:14-15. Only in the... You were dead, okay, because of your sins, and because of your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. Okay? He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Tingnan po natin to. You were dead because of your sins. Okay? And the moment we have received Jesus, tapos humingi po tayo ng tawad sa Kanya, nagkaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan po natin. Then, nabuhay po. Okay? Nung tinanggap po natin si Jesus, dun po nabuhay ulit ang atin pong spirito. Yun po yung born again experience. Kaya po yung born again, hindi siya religion. Okay? I hope marami pong mga nakokorek na mindset po dito. Yung born again is not a religion. It is an experience na mararanasan po natin the moment we have received Jesus as our Lord and Savior. Excuse me po. Patay ka sa kasalanan. And because your sinful nature was not yet cut away, then, tignan po natin to, God made you alive with Christ. Binuhay ka ulit ng Panginoon dahil kay Kristo, for He forgave all our sins. Kuya Zap, parang hirap naman tanggapin yan. Ang dami kong kasalanan nagawa eh. Kuya Zap, nag-drugs nga ako eh. Kuya Zap, ang tagal kong namuhay sa kasalanan natin. Tapos sasabihin mo sa akin na pinatawad ako ni Jesus sa mga kasalanan ko, kapatid. There's no sin that is too big that Jesus cannot forgive. Kapatid, kailangan mong tandaan to, no matter how dark your past is, kaya po yung ayusin ng Panginoon. Wala pong sobrang tinding kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang sabi po dyan, then God made you alive with Christ. Kung patay ka sa kasalanan, ginawa kang buhay ng Panginoon kay Kristo. For He forgave all your sins. He canceled. Tignan po natin to. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng kasalanan ko, lahat ng kasalanan natin, even before, okay, kinuha po ng Panginoon yan. Kinuha po ni Jesus yan by nailing it to the cross. Kasama po dyan na ipako sa krus ng Kalbaryo. So wag mo sasabihin sa akin, wag mo sasabihin sa forerunner mo, wag mo sasabihin sa Panginoon na Lord, alam ko, sobrang makasalanan ko, hindi ako karapat-dapat. Wala pong karapat-dapat. Walang karapat-dapat sa atin kahit kami. Ginawa lang tayong karapat-dapat ng Diyos kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. YDC, are you still there? Nandyan pa po ba tayo? He canceled the record of the charges against us. Ito din, tingnan din natin, we were justified.
just as if we did not committed any sin. Sino dito yung nakagawa na ng kasalanan? Magtaas ng kamay. Magtaas ng kamay. Kung hindi ka nagtaas ng kamay, yan yung unang kasalanan mo sa buhay. Okay? Sino dito magtaas ng kamay? Okay. Sino dito yung hiningi na ng tawad yung mga kasalanan niya sa Panginoon? Kapatid, gusto ko sabihin ngayon, wala ka ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat ng kasalanan po na nakomit po natin, no matter how big it is, no matter how heinous it may seem, pinatawad po tayo ng Panginoon because of what He did on the cross of Calvary. And tignan po natin to. Meron pa pong verse 15 yan. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. YDC, basahin po nga natin sabay-sabay ito. Sige, in 1, 2, 3, go. In this way, He disarmed. Alam niyo yung disarmed? Dinisarmahan. For example, sa police, para lang pumagets po natin, no? Kapag sinabing dinisarmahan siya or dinisarm siya, kinuha yung baril niya, kinuha yung tsapa, ganun po siya. Okay? At ito po yung ginawa po ng Panginoon. Tinanggalan niya ng kapangyarihan, tinanggalan niya ng authority itong mga kaaway po natin, yung mga, sabi nga ni Kuya Mavs, no, kapag nagpipray po kami, yung mga pangit na demonyo. Okay? Tinanggalin niya ng kapangyarihan over us. Okay? So, ang sabi po dito, He shamed them. Ipinahiya ng Panginoong Jesus. Tignan po natin to. Ipinahiya ng Panginoon publicly. Okay? By His victory over them on the cross. Ipinahiya ng Panginoon yung mga demonyo. Ipinahiya ng Panginoon yung mga bulong ng kaaway sa'yo na sinasabi ng ikaw hanggang dyan ka lang. By the cross. Ano to? Over them on the cross. Dahil ibinigay niya yung buhay po niya sa atin. Ganito po yung ginawa ng Panginoon. Ganito kakamahal ng Panginoon. Ito po yung dahilan. That's why He is our champion. And YDC, kung pinanalo na po ng Panginoon, okay, ang laban, kaya nga palagi pong sinasabi sa atin to, we are not fighting for victory. We are fighting from victory. Why? We are already victorious. Nasa sa atin si Jesus eh. Amen? Ngayon, kung sinasabi po natin that Jesus is our champion, okay, at alam po natin na ganito mag-act yung champion, okay, dapat ganito din tayo kumilos. Why? Because He is in us. Nasa sa atin po siya. So we need to walk in this life as champions. Kailangan lumakad ka dito sa mundong to as victorious as you are. Bakit? Kasi victorious ka na eh. Ang pangit naman, munti ko na masabi, ang pangit mo. Hindi, ang pangit natin. Real talk to, real talk. Ang pangit nating tignan kung sinasabi mong anak ka ni Jesus, anak ka ng Panginoong Jesus, kung anak ka ng buhay na Diyos, pero namumuhay ka, puro ka lungkot. Alam mo yung puro ka broken? Hindi ka na natanggal sa brokenness season ng buhay mo? Kanong? Hindi ko sinasabing hindi tayo dapat mabroken. Meron mga season talaga na dadaan tayo ng brokenness. But I want to share you this friend of mine, no? Hindi ko na lang sasabihin kung saan, kung sino. Hindi siya dito. Meron na akong pinasukan na isang institution. Institution? Yan. Freshman ako, broken siya. Nasa brokenness season siya. Nag-sophomore ako, nag-junior, nag-senior, nag-graduate kami, hindi natapos yung brokenness season niya. Palagi siyang broken. Kapag magli-lead siya ng worship, kapag mag-share siya, kapag mag-pray siya, lagi siyang broken. And I don't think ganun yung niloob ng Panginoon sa atin. Hindi will ng Panginoon sa atin manatili tayo sa brokenness season po natin. Meron mga season, uulitin ko lang, meron pa mga pagkakataon na mabubroken ka talaga. Meron mangyayari sa buhay mo na hindi mo ina-expect. Okay, magkakaroon ka ng pinagdadaanan na sobrang bigat and you're so broken that time, yun yung broken na season mo. But it's just a season. Seasons don't last. Okay? Pwede kang broken yet you're still victorious. Pwede kang malungkot for the moment, pero you need to be victorious kasi yun yung identity mo. Ito po yung identity ng ibinigay po ng Panginoon sa atin. So, if
we acknowledge that Jesus is our champion, then we need to walk like champion. We need to live like champions of this world. Nakukuha po ba natin? Wala lang ako makikita mamaya, baka sa labas. Tapos meron kang makakasagana. Ayun yung panahon niyo, so yan. Okay? Wala namang ganun. That's not what I mean. Okay? We are champions. Pakisabi sa katabi mo, you are a champion. Sabihin mo to sa sarili mo, I am victorious. And we need to live this truth. Kailangan po nating ipamuhay itong katotohanan na to. If Jesus is our champion, then we are as well. Okay, ito po yung isa sa mga identity po natin. Nakukuha po ba natin? Last but not the least, to know Jesus as your mighty God, you need to acknowledge Him as your refuge and your fortress. Wow. You need to acknowledge Him as your refuge and your fortress. Pakisabi, refuge. Pakisabi, fortress. Siya yung sandigan mo, siya yung sandalan mo, siya yung takbuhan mo. He is I explain kaya po kaya kami. Isang chapter lang yung babasahin po natin ngayon, no? Sa Psalms 91, yan. Buong Psalms 91. Tignan po natin to. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Okay, pero ano ba yung ibig sabihin ng dwell? Kung sino po yung nanatili, kung sino po yung nanahan, kung sino po yung nag-obey, sumunod sa Panginoon, ang sabi po dyan, will rest in the shadow of the Almighty. Okay? I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Puputulin ko lang, bago ko makalimutan, alala ko eh, nung panahon, meron po silang tinatawag na parang lugar, di ko alam, basta refuge po nila itong lugar na to. Kahit na, kunyari, nakapatay ka, then nakapunta ka sa lugar na to, hindi ka nila pwedeng patayin. Hindi ka nila pwedeng saktan. Hindi ka nila pwedeng basta saktan. Hindi sila pwedeng gumanti sa'yo. For example, si Kuya Lok, binoksing ko. Ayan. Kunyari, sinaktan ko si Kuya Lok, no? Then gusto niyang gumanti. Tatakbo lang ako sa lugar na to. Then kapag nandito na ako, wala siyang pwedeng gawin. Okay, hindi niya ako pwedeng hawakan. Don't touch me. Touch me not. Huwag mo ako salingin. Okay? So, hindi niya ako pwedeng hawakan. Now, noong unang panahon yon. Pero ngayon, ang sabi po dito, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Ngayon, hindi mo na kailangan maghanap ng pwesto para makaranas ka ng refuge. Hindi mo na kailangan makapunta sa isang lugar para makahanap ka ng fortress because He is our refuge and our fortress. Kahit nasa saan ka, pwede kang makasumpong ng ganitong bagay. Amen po. Ayan. Verse 3, ang sabi po dito, surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Ito, YDC. Sino po nakapag-attend ng Pray Pampanga yesterday? Sino na-bless dito sa Pray Pampanga yesterday? Come on. And I hope, YDC, no? Sige, palakpakan natin ng Lord. I hope tayong lahat, sa susunod na Pray Pampanga po natin, sama tayo. Kuya Zap, ano po ba yung Pray Pampanga na yan? Sa lahat po ng distrito ng Pampanga, nagsasama-sama para manalangin. And kagabi, sobrang naging major point po ito, no? Kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Pestilence, gamitin natin yung pestilence, no? Ng pandemic, ng COVID-19. Since 2020, 2021, 2022, nanatiling tapat ang Diyos. Okay, bakit? Kasi hanggang ngayon, nandito po tayo eh. Iniligtas po tayo ng Panginoon. Dito po sa ating church, para lang po sa kaalaman ninyo, ang daming natama. Para napipesti ako dito. Sorry na, Denny naman. Okay. Ang dami pong natamaan. Yung una, no, sina Pastor Manny, sina Pastor Is, then sa worship team po natin, let there be light, and there was light. Okay. Kalokohan, no? Puta talagang kalokohan. Okay? Sa mga worship team po natin, 50% ata, nilagnat, sinipon. Kung nagpa-check up yan, na-COVID lahat yan. Pero ano po nangyari? Nanatiling tapat ang Diyos. Hanggang ngayon, nakatayo po ang ating church. Ang dami nagsarang churches.
Tayo, nung in-announce po yan for a couple of weeks, nagsara po tayo. Pero June of 2020, nagbukas na po tayo. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi po tayo natakot. Hindi po tayo umalma. Hindi po tayo parang, kasi bakit? What would Jesus do? Ito po yung pinangahawakan po ng church po natin eh. Kung si Jesus ba nandito nung time na yun, magtatago siya? Hindi, magla-live na lang tayo. Magzo-zoom na lang tayo. No! Hindi tayo papayag na zoom lang tayo. Kaya po sa mga nasa online dyan, shout out. Huwag po kayong matakot, punta na kayo. Siping-siping open ready eh. Okay, mag-attend na po tayo dito, please. Bakit? Hindi gusto ng Lord na nasa online lang tayo. Kahit naman kayo, nasa online, nag-ML nga yung iba dyan eh. Habang nag-online service eh. Pero ano po yung sinasabi ko dito? Iniligtas po tayo ng Panginoon. Okay? Babalikan ko nga yung kagabi. Ang sabi nga nila, no? Yung lahar na dinanas ng Pampanga, yung mga bagyo, yung mga earthquakes na dinanas po natin, pero hanggang ngayon, tapat po ang Diyos. At patuloy po tayong ililigtas ng atin pong Panginoon. He is our refuge. He is our fortress. Verse 4. He will cover you with His feathers and under His wings, you will find refuge. His faithfulness will be your shield and your rampart, ang sabi po dyan. Excuse me po, hindi po COVID dyan. Alright, verse 5. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. Sige po, tuloy-tuloy po tayo. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Ay, pambihira. 1,000 may fall at your side, 10,000 on right side, but it will not come near you. Ito po yung sa mga kapatid po natin, maraming nakaranas nito. Pandemic, nagsarahan yung mga business, meron nagpapabless ng mga business. Pandemic, ang dami pong nalugi, ang dami pong nawalan, pero sa mga kapatid po natin, meron nagpapabless ng bago sasakyan. Meron nagpapabless ng bahay. Bakit? Kasi ganito po kabuhay ang Diyos po natin. Okay, ganito po kabuhay ang atin pong Panginoon. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Verse 9, if you say, the Lord is my refuge. Okay, if you say, the Lord is my refuge and make the, if you say, the Lord is my refuge and you make the Most High your dwelling. Ang sabi po dyan, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent. Ano po yung tent na sinasabi dyan? Yung mga bahay po natin. Okay? But, para po maranasan po natin itong bagay na to, meron po yung kaagilap na kailangan po natin gawin. Kaantabay na kailangan po natin gawin. Okay, ano po yan? Yung pong sa verse 1 po, whoever dwells in the shelter of the Most High. Kung nanatili ka, kung sumunod ka, kung nagpatuloy ka sa Panginoon, then you will experience these things. Patuloy po tayo, verse 10. Ayan, verse 11 pala. No harm. Sige po, verse 11. Okay? For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Ito, para lang po malaman po ninyo, no? Ayan. So, for He will command His angels concerning you. Ayan. So, ang ibig sabihin, meron tayong mga angels na naka-assign po sa atin. Sabi nga ng mga ibang angels sa atin, puyat na nga, nagkape pa. Puyat pa more. Konting puyat ka na lang talaga. Uy, ito real talk ha. YDC, tingin dito real talk. Huwag niyong sanay-sanaying magpuyat kung di kayo nagtatrabaho ng madaling araw. Huwag niyong sasanaying magpuyat. Hindi po healthy sa katawan yun. Tatamaan yung immune system mo dyan. Okay, so, kung nagkikipagpuyatan ka, alam ko na yung iniisip nyo yan. Love life na naman yung kapupuntahan yan. Uy. Nakikipagpuyatan ka, hindi naman kayo. Wag. Okay? Hindi. Ito, health tips. Okay? Kung nanonood lang kayo ng mga Korean dramas, kung nanonood lang kayo ng mga vloggers ng mga madaling araw tapos, or kahit anong pinapanood ninyo na minamadaling araw kayo, wag. Huwag ninyong i-enjoy yung magpuyat kayo. Alam nyo, lalo na sa mga high school at sa mga pa-college pa lang dyan, listen to this.
ay magsisisi kayo pag nagtrabaho na kayo, pag meron na kayong ginagawa, sulitin ninyo yung tulog nyo ngayon. Hindi siya healthy. Bakit? Ay, marami sa mga adit ko yan ninyo dyan, di na nga makatulog-tulog eh. Oh, okay, so please, huwag ninyong sanayin na magpuyat kayo. Hindi to kalokohan, real talk to. Okay? Kaya nga yung mga guardian angel ninyo yan eh. Tapos nagpipray kang good health. Gumagin dyan yung mga guardian angels natin, no? Sorry, no. Segway ko lang. Nakakatawa lang. Meron ako nakita sa Facebook. Yung mga nagmumukbang. Merong mga litsyong kawali. Merong mga balot na tigbe 20, 30. Tapos magpipray sila. Maging kalakasan sa katawan. Pambihirang yan. Kaya pag nagsasamji kayo, mag-pray kayo, self-discipline. Lord, bless this food that we are about to receive. Lord, may it give nourishment to our bodies. Sabi ng guardian angel mo, ayusin niyo yung buhay niyo. Ang bira. Umayos tayo, YDC, come on. Alam niyo, papagalingin naman tayo ng Lord eh. Pero binigyan din tayo ng Lord ng wisdom. Okay? Wag naman ganon. Ay, balik tayo. Balik tayo. Back to the ball game. Okay? So, meron tayong mga angels po na nakasign sa atin. If we continue to dwell sa presence po ng atin pong Panginoon, kung manatili po tayo sa atin pong Panginoon, kapag patuloy tayong sumusunod sa ginagawa niya, naghihintay sa mga pangako niya, nandun lang tayo sa presensya niya. Ito po yung ibig niya sabihin. Verse 13. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Yung pong serpent dyan, ang demonyo po, no? Yung mga demonyo, yung mga evil spirits, we have the authority. Okay, because he loves me, says the Lord. I will rescue him. Ito lang kasi yung alam po natin eh, okay? Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him for he acknowledges my name. Sino na dito yung nakaranas ng maraming protection po ng Panginoon? Ako, maraming beses na sa pagdadrive po, yung muntik na maaksidente. Last couple of years ago, naaksidente po kami ni Pastor Edwin, pero buhay pa rin kami hanggang ngayon. Okay, and sa atin pong lahat, I do believe, no, we've experienced this kind of protection, okay, na ginawa po ng Panginoon sa atin. For he acknowledges my name, yung pong next verse po. Okay, he will call on me, and I will answer him. Ang sabi po dyan. I will answer him and I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Okay, ang sabi po dyan, he will call on me. Tatawag siya sa akin. Okay, and I will answer him. Hindi magbibingi-bingihan ng Panginoon po sa atin. And I will answer him and I will be with him in trouble. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, nag-iisa lang tayong umaharap ng pagsubok eh. We have the Lord with us. We have the Lord with us. And I will deliver him and honor him with long life. I will satisfy him and show him my salvation. Kung, babalik po tayo sa verse 1. Can we show the verse 1, please? Okay, babalik-balik po tayo sa verse 1. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. You want that kind of refuge? You want that protection? Okay, you want that blessing from the Lord? You want that deliverance from the Lord? Then, you need to dwell in His shelter. Ano po yung ibig sabihin ng dwell? Uulitin ko lang, abide, obey, stay, remain sa atin pong Panginoon. Huwag tayong aalis sa Panginoon. Nakukuha po ba natin? So IDC, we need to acknowledge Him as our refuge and our fortress. Kung meron po tayong mga tatakbuhang iba, unahin po natin ang Panginoon. Sa Panginoon po tayo. Okay? Ano kasi yung kanta natin dito? Kung meron, ano? Meron dapat takbuhan, puntahan at sumbungan dito sa presensya mo, may kapahinga. Hindi, totoo to eh. Kung meron po tayong dapat takbuhan, puntahan at sumbungan, punta po tayo sa Lord. Siya lang po kasi yung tunay na makakatulong po sa atin eh. Amen po. So, YDC, know Jesus as your mighty God. Review lang po tayo. First, you need to acknowledge Him as your Lord and your Savior. Second, you need to acknowledge Him as the champion of your life. And then yung last po, you need to acknowledge Him as your refuge and your fortress.
Last verse po natin, 2 Peter 1:3. This is from God's Word po, no? Reading from God's Word. God's divine power has given everything we need for life and for godliness. The power was given to us through knowledge of the one who called us by His own glory and integrity. So, ang sabi po dyan, no, God's divine power, nasa sa atin po yan. Ito pong kapangyarihan, nasa sa atin po yan, okay? Has given to us, okay? We need for life and for godliness. Para po makapaglakad po tayo, makalakad po tayo sa lakaring Kristiyano natin na merong kabanalan. This power was given to us through knowledge of the one who called us by His name. Dahil po alam natin eh. Okay, dahil nagkaroon tayo ng idea, kaya po tayo makakalakad. Kaya po tayo makakapagpatuloy sa buhay po na to. And we need to know. We need to acknowledge and we need to know that He is our Lord and our Savior. We need to know that He is our fortress. We need to know that He is our mighty God. We need to know that He is our Father. He is our friend. He is our comforter. Kailangan po nating malaman tong bagay na to para makapagpatuloy po tayo makapaglakad dito sa mundong to na merong integrity, na merong purity, na merong godliness sa mga buhay po natin. So YDC, I hope hindi po tayo tumigil, okay, sa pag-aaral po sa atin pong salita, sa salita po ng atin pong Panginoon. Why? Because we need to know. Okay, we need to have this knowledge. We need to apply this knowledge in our lives. Kailangan po para makapagpatuloy po tayo sa buhay na to. Are you there, YDC? Meron po ba tayong natutunan? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Tayo tayong lahat. And then habang nililid po tayo ng ating mga ushers and ng ating WAM, let's worship the Lord.